Welcome po muli sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel at ngayon pa lang nakapanood ng aming mga vlog, paki-like, comment at subscribe. At yung bell ay huwag kakalimutan, opo, huwag kakalimutan na pindutin para updated kayo sa mga vlog na aming ina-upload. At ibig sabihin ay may notification kayo. Ito muli ay umaga na naman. Ang pecha po ngayon ay September 22, 2022. Ito, kape muna po tayo. Ito, kape. Ito ang kape natin. Ayan, nagkakape po tayo tuwing umaga. Siyempre, sino bang hindi nagkakape tuwing umaga? May init po. Ayan po, antasa natin. Hop. Tapos, ito, dito nga muli tayo sa bahay. Ito ay babalikan kong muli yung mga ginawa kong mga sulat noon. Ito po pala yung mga sulat ko. Binabalikan kong muli yung mga sulat ko noon. Ayan po yung mga sulat ko. Ayan. Ayan yung mga sulat natin. Ayan. Tapos, eto pa. Yan yung mga sulat ko noon na ginagawa pagkagising sa umaga. Nagsusulat tayo para sa angel natin. Kasi, noong nagkaroon tayo ng matinding pagsubok sa buhay, ayun, halos mahigit isang taon hindi natin kasama. Hindi natin kasama yung angel natin. Ayan. Ang ginawa ko noon, kada umaga, nagsusulat tayo. Kumbaga, iniisip ko na lang na gumawa ng mga sulat para pagkasama ko na yung angel ko, ayun, mabasa niyo yung mga ginagawa ko, mga sulat, ayan po, ayan, mga sulat natin, ayan, ito po, month of October, tignan natin kung, ayan, month of October, ayan, October 26, 2022, ayan. Sabi nga dito ay isang umaga na malamig ang umaga kasi nga hindi ko kasama yung angel ko, ayun. At habang nagkakape tayo rito nagsusulat tayo, gumagawa tayo ng mga sulat. Ayan po yung mga sulat ko, ayan. Balikan natin yung isang video natin noon na kada nga umaga gumagawa tayo ng sulat kahit hindi natin kasama yung angel natin. Eto, kamukha ko po to, kamukha nakapula rin. Ayan, ayaw po na sa araw-araw, kada umaga, una ang pagkagising, siyempre una sa lahat ay magpapasalamat ako sa Diyos kasi hanggang ngayon may buhay pa ako at lakas. Tapos may mga biyayang natatanggap. Pagkatapos noon ay mag-good morning ako sa misis ko. Tapos, pagmamasdan ko yung kanyang mga mata. Tapos yung mukha. At lagi, yun kasi yung nakasanayan ko sa ilang taon pagsasama namin ng aking misis. Sabi ko nga, una ako nagigising sa misis ko. Pagkatapos, ay pinagmamasdan ko siya habang natutulog. Sarap kasing pagmasdan yung mahal mo sa buhay, yung asawa mo, habang natutulog, tapos pagmamasdan mo yung kanyang mga mata, tapos yung kanyang mga labi, tapos titignan mo siya, isang mga naghihilig ba yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga misis, o yung ating misis, di ba? Hindi may iwasan yung nag-iilig. Doon ako natatawa ako. Doon ako natutuwa kapag nakita ko. Sarap na sarap ang tulog ng misis ko. Eh kaso nga sabi ko nga, minsan sa buhay natin may mga pagsubok na dumarating. Isa nga, yung mga pagsubok na yan. Ayun, sabi ko nga pagkagising sa umaga noon gumagawa tayo ng mga sulat para sa angel ko. Halos may git isang taon nga magkabi po muna tayo.
Halos, ano nga, may isang taon na hindi kami nagkasama nung Angel ko. Kaya nung nagkaroon ng pandemic, nung pumasok si pandemic, kaya hindi tayo makadalaw doon sa loob. Kaya ginawa ko noon, nagsulat ako, mahilig kasi ako sumulat. Ayun. Kaya ginawa ko noon, gumawa ako ng mga sulat. Kada araw, ayan. Kada araw yan. Ayan, kada araw, ganyan ang ginagawa natin. Nagsusulat tayo, tapos tinatabi natin. Sabi ko nga, ito yung isang pinaka-importante rin. Importante sa buhay ko yung mga sulat na to, kasi walang katumbas na halaga to, kasi ito yung mga memory natin, di ba? Dito tayo umuugot noon ng lakas. Ayan. Ayan ang tapang para ituloy lang. Tuloy ang buhay. Ayan. Sabi ko nga, pagsubok lang yung nangyari sa amin nung Angel ko na nagkahiwalay kami ng mahigit isang taon. Ito, balikan natin yung video na pinapanood natin. Ako rin nga po to. Ayan, halikan natin. Op. Ay, halos matumba na tayo. Halos yung pagsubok na yun, matabunan na tayo. Yun nga, yun nga nangyari pagsubok. Yun, nagkahiwalay kami ng misis ko. Nagkahiwalay kami. Ayun, nakulong siya. Nakulong siya na walang kasalanan. Tapos, ang hirap pa ngayon, hindi pa makadalaw sa isang pasilidad o sa isang PGMP gawa nung nararanasan natin ngayon na coronavirus. Sabagay sa akin, kasi sabi ko nga doon sa unang vlog ko, mas okay na yung wala mo ng dalaw, basta mas sigurado lang yung kaligtasan ng mga PDL na mga mahal namin sa buhay. Ako, ikaw ay bago pa lang sa ating channel. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, pakisubscribe ang ating YouTube channel. At yung bell ay pakipindot na rin para palaging may notification ka sa mga video na ating na-upload. Dahil nga, sabi ko nga, nakasanayan ko na yung kada umaga. Kung natitingnan ko yung mga mata ng misis ko. Pagkatapos yung panyalabi, mukha. Yung baka po magtataka kayo. Sabi mo ako, hindi mo kasama misis mo. Sabi mo kanina, makasabihin nyo, sabi mo kanina, magkahiwalay kayo ng misis mo, hindi mo kasama sa bahay. Opo, hindi ko kasama misis ko sa bahay. Pero ang ginawa ko, para pagkagising ko ay palagi ko pa rin, o palagi ko pa rin kasama ang misis ko, ang ginawa ko ay eto po. Yun ang ginawa ko ay eto po, para araw-araw ay palagi ko rin kasama misis ko. Ang ginawa ko po ay nagpa-develop ako ng mga picture. Ayan, tapos pagmamasdan ko yung kanyang mga mata, labi at mukha. Ayun po ang ginagawa ko. Pagkatapos, sabi ko nga, gaya ng mga nakasanayan ko, hinahalikan ko po. Hinahalikan ko pong ganun, kahit picture lang. Siyempre, gusto kong iparamdam sa misis ko na wala pa rin nagbabago kahit hindi kami magkasama. Ayun. Yun po ang palagi kong ginagawa. Ayun, hinahalikan ko yung picture niya. Ayun, kasi nakasanayan ko. Yun nga po, yun ang ginagawa ko pag umaga. Ayun, pagmamasdan ko yung kanyang litrato. Tapos mag-good morning ako. Tapos hahalikan ko po. Magkape muna po tayo. Tapos, isa pa. Yun nga, sabi ko nga, sweet tayong tao, kaya ganun ang ginagawa natin. Kape muna po tayo. Commercial muna. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel at ngayon pa lang nakapanood ng aming mga vlog, pakilike, comment, at subscribe. At yung bell ay huwag kakalimutan na tapikin para may notification kayo sa mga vlog na aming ina-upload. Ayun nga, sabi ko, kahit medyo weird doon sa mga ginagawa ko noon, pagkagising ko sa umaga, titimpla tayo ng kape noon. Kasi,
magsusulat tayo tapos mag-good morning tayo to sa picture nung litrato nung angel natin. Ayun yung mga ano noon, mga ginagawa natin nang hindi pa natin kasama yung angel natin. Tutuloy po natin huli yung video. Pasensya na po kayo. Kumbaga, binabalikan ko lang. Kumbaga, binabalikan ko yung mga araw na mag-isa tayo. Diba? Ito, pakinggan po natin muli. O panoorin natin muli yung vlog natin noong nakaraan. Ito po ay, ang vlog na to ay, kailan to? July 4, 2020. Ayan po. Ito po. Tapos, isa pang nakakapasaya sa akin kasi ito po kasi siya bumili nito kaya ito ginagalit ko pagkagising sa umaga. Magkakape ako tapos ang gagawin ko nito ay sabi ko nga gusto ko araw-araw kasama ko misis ko sa lahat. Sa lahat po na aking ginagawa. Ginagawa ko ay gumagawa ako ng sulat. Halimbawa po ngayon ay July 4. Ayan, time. Ayan, wala pa po sulit dyan. Ayan. Ang gagawin ko nito ay magsusulat po ako para sa misis ko. Ayun, nakapagsulat na po ako. May sulat na. Ayan po. Ayan, sulat ko sa misis ko. Ayan po kasi nakasanayan po araw-araw yung magsusulat po ako. Ayan. Susulat po ang katang umaga. Ito po yung sulat ko. July 4, 2020. Time. May oras po kasi nilalagay ko. 7:15 a.m. Good morning, love. July 4, isang umaga na naman na hindi tayo magkasama. Isang umaga na naman na ako lang mag-isa. Isang umaga na naman na hindi tayo sabay sa pag-isip. At hindi tayo sabay sa pag-aarusan. Naiisip ko yung mga araw na nandito ka. Oo, ikaw ang nagtitimlang ng kape ko. Sabay tayo mag-aarusan. Tapos pag maghihingi ko na ako, ay nakahanda na yung mga susuotin ko sa pagtitinda. Namimiss ko yung mga araw na bago ako umuwi. Bago ako umuwi, may tuliyak na bang pasalutong. Hindi ako ng mga pasaludong kasi nagtitinda po kasi ako. Tapos nasesyon ako. Nakasanayan ko na kasi pag nagtitinda ako ang anak ko ay kasi pagtitinda. Yan, bago ako umuwi. Bago po ako umuwi ay umibili ako ng mga pasalubong kasi sinusuklihan ko yung ginagawang pag-aalaga ng misis ko sa akin. Pinapalit lang po yung pagmamahal na ipinaparamdam niya sa akin. Kaya ginagawa ko noon nung kasama ko pa hindi pa nangyari yung problema namin. Bago ako umuwi ay bibili ako ng mga pasalubong kasi mahilig po kasi sa prutas ang misis ko. Kaya, ginagawa ko naman ay bumibili muna ako ng mga pasalubong, bibili ako ng ubas, tapos si longgan. Longgan po kasi yung isang paborito ng misis ko na prutas. Kaya ayun, doon ako sanay kasi bago umuwi, pagkatapos magtinda ay bibili ako ng mga pasalubong para sa misis ko. Para mapalitan naman yung pagod ng misis ko sa paglilinis sa bahay. Yung pag-uwi mo, may sasalubong sa'yo na asawa. Kaya yakapin mo na. Tapos, matatanggal ang pagod mo. Tapos, bibigyan mo siya ng pasalubong. Tapos, makita mo lang na matuwa yung misis mo. Mawawala na ang pagod. Kaya sana, sabi ko, sana sa mga darating na mga araw ay nakasama ko na ang misis ko.
uwi ko, bumibili ako ng mga pasalubong, yung mga kabunit ng misis ko. Sobrang miss na kita. Hindi man tayo magkasama, lagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Lagi ko po kasing bilin sa misis ko. Lagi kong bilin nung nakakadalaw pa ako. Huwag niyang pababayaan ang sarili niya. Huwag niyang pababayaan ang sarili niya na lagi siya kakain. Tapos, huwag mag-iisip ng mga malulungkot. Kasi sabi ko, sa misis ko, nung pwede pag dumalaw, pwede ko pa siyang makausap. Sabi ko, magtulungan tayo. Ang gagawin natin, sabay tayong haharap doon sa pagsubok nga. Tapos, isang paraan para magtagumpay kami, para hindi kami matalo sa pagsubok. Parehas namin ingatan yung aming mga sarili sa paano paraan. Sabi ko na, lagi niya iingatan yung kanyang sarili. Lagi siyang kakain. Huwag siya mag-iisip ng malulungkot. Tapos, ganun din ang gagawin ko. Kasi, kapag nagkasakit siya, kapag nagkasakit siya doon sa loob, wala ako doon para mag-alaga sa kanya. Ako naman, kapag nagkasakit ako dito, wala rin mag-alaga sa akin. Kasi, kabilang ko dalawa sa bahay, wala kami mga kasama, yung mga anak mama nasa Pampanga, yung nag-lockdown. Kaya, kami lang dalawa. Kaya sabi ko, maaasahan lang natin, natutulong yung mga sarili natin. Ikaw at ako ang magtutulungan. Kaya ayun, bagamat mag-aaling nabwan na, hindi pa rin ako sanay na wala yung misis ko sa tabi ko. Kaya sabi ko, ang ginawa ko paraan para mabawasan yung lungkot o stress na naranasan ko ay gumawa ng mga sulat. Ito po yung mga sulat. Kaya ito po yung mga sulat magmula nung mag-umpisa yung coronavirus o lockdown dito. Ay, nagsulat na po ako. Sabi ko nga, kahit hindi ko kasama ng personal ang business ko, gusto ko araw-araw ay kasama siya sa mga ginagawa ko. Kasi siya na po kasi ang buhay ko eh. Siya na ang buhay ko yung business ko. Kaya sabi ko nga, maglaya mo. Nandito ka na. Marami ka. Sulat ko. Tapos ito, ang gagawin ko ay itutupi ko rin. Yun, kasi sabi ko nga po eh, nung dumating yung mga pagsubok nun, mga pagsubok na nagkahiwalay kami ng angel ko dahil sa nangyaring pagsubok na hindi namin ginusto o hindi namin sukat akalain na mangyayari sa amin. Alam ko na yung mga ganun mga pagkakataon, yung makukulong ka ng mga makukulong ka ng walang kasalanan eh sa pinikula lang o sa pinikula lang napapanood. Hindi ko sukat akalain na mangyayari sa amin yun. Kaya sabi ko, pagsubok lang yun. Kaya ginawa ko nun, ayun, nagkagawa tayo ng mga sulat. Tapos kapag may dalaw nun o pag pwedeng dumalaw eh naghahatid tayo, nagdadala tayo ng pagkain. Pero po ngayon, eto, ay kasama ko na po. Opo, kasama ko na po yung angel ko. Eto po nga po pala yung angel ko. Love yan eh. Eto na po yung angel ko. Hindi na tayo nag-iisa. Tuwing umaga, siya na po ang nagtitimpla ng, eto, siya na po nagtitimpla ng kape natin. Ayan, siya yung nag-aayos ng mga gamit natin bago tayo maghanap buhay. Eto na po ang angel ko. Ayan. Good morning po. Eto. Ayan. Eto na po ang angel ko. Ayan. Oops. Ayan na po ang angel ko. Ayan. Kasama ko na po yung angel natin. Ayan. Diba? Gusto na. Ayan. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel at ngayon pa lang nakapanood ng aming mga vlog, pakilike, comment at subscribe. At yung bell ay huwag kakalimutan pindutin para may notification kayo sa mga video na aming ina-upload. Ang date nga po pangalang ngayon ay September 22, 2022. Ayun. At tip nga po, sabi ko nga, tip nga po. Tip, kumbaga, bibigyan ko lang kayo mga konting tip.
kung may mga happy memory kayo, o happy memory, yun, i-video nyo, tapos i-save nyo sa isang memory para masarap balik-balikan, katulad ko, di ba? Yung mga ginawa kong sulat doon, binimlag ko. Kaya binlag ko, hindi ko kasama yung Angel ko ngayon, ayun. Kung magay napapanood niya yung mga vlog ko noon, yung mga ginagawa kong sulat, ayun. I love you, love. Love you too. Love you too, nahiya po, nahiya po. Shy pa po sa camera, ayan. Okay.